Hello mga best, welcome to my YouTube channel, Arnold TV. Please do subscribe for another unboxing, reviews, and entertainment sa ating vlog. So itong in-unboxing natin ngayon ay isang humidifier na nabili natin sa Lazada. Ito ay Xiaomi Birma F600. Nabili natin ito sa Lazada for 1,245 plus shipping fee. Then dumating sa akin to for mga 3 to 4 days yata yun. Ganun siya kabilis. So ayun nga, napili ko itong humidifier na ito after a long search sa YouTube dahil sa Xiaomi yung kanyang brand. And meron itong 5 liters. So pwede itong tumagal up to 12 hours. Kaya hindi na natin kailangan maglagay ng tubig ng paulit-ulit sa ating humidifier dahil sa dami ng pwede nating ilagay na tubig. Ang maganda sa humidifier na to, meron siyang carbon filter to make sure na malinis talaga yung lumalabas na mist sa machine pag inaamoy natin. Kaya mabango, malinis yung nasisinghot natin na mist galing din sa machine. Kaya mas masarap siya sa pagtulog. Tsaka maganda siya sa ating balat since ma-moisturize niya at hindi tayo ma-dehydrate habang natutulog tayo. Yan sa mabilis ang pag-unbox natin, tinesting ko na rin kung gumagana siya o hindi. And then next nito sa video natin, gagawin natin yung tamang paglalagay ng tubig sa container para alam nyo, para hindi matapon, hindi mabasa yung lamesa ang pagpapatungan nyo, at kung paano maglagay ng oil. And for a konting kaalaman lang, since kasi 2014-13 ay nag-work ako sa Mia Maison, which is nagbebenta sila ng products for aromatherapy or inyong mga oil-based na ginagamit para sa humidifier, air purifier, a different oil para sa diffuser and burner. So, kalaman lang para sa oil na ginagamit dito sa humidifier and air purifier, then gumamit lang kayo ng water-based essential oil. Yun yung oil na humahalo sa tubig. Kaya safe siyang gamitin sa mga machine na kagaya nito. Ayan, nilalagay ko na yung tubig dyan. Isang pitcher siguro, mga 2 liters yata, yun hindi ako sure, pero nilagay ko yan, pinuno ko para hindi kaagad maubos. Tapos yan, ilalagay ko na yung fresh bamboo from Mia Maison. Ito kasi yung best seller ng Mia Maison. Kaya yan yung napili ko na scent para, kasi namimiss ko rin yung amoy niya. Dati nung binibenta ko yan, yung lagi yung scent na nilalagay ko sa mga machine para naamoy ng mga tao sa paligid. Yan kasi yung pinakamabentang oil na water-based oil dati. Up until now yata. Pero dahil sobrang tagal ko na rin wala sa Mia Maison, namimiss ko talaga yung amoy niya, kaya yan yung binili natin. Pero bala ko pang bumili ng green tea, tsaka warm cotton, white tea and ginger. Yan yung mga bestseller nila na hindi masakit sa ilong kapag kahit tumagal. Tsaka masarap siyang naamoy pag natutulog ka ng papahinga ka. Marami rin different kind of oil dun sa Mia Maison. Meron eucalyptus para din sa ubo, ganyan, lemongrass, kung gusto mo ng lemongrass, patagal naman ng matatapong na amoy yun. So marami akong pwedeng share sa inyo na idea and knowledge about oils. Kung may mga katanungan kayo regarding sa oil ng Mia Maison, natry ko naman ibang brand, pero hindi naman sa nagiging bitter ako sa mga kakompetition ng Mia Maison before, pero kasi inaalam ko kung gaano ka-effective yung oil ng binibenta ko. Syempre, parang kailangan din natin mag-research para mas maging knowledge, maalam sa binibenta natin product, para kapag sinestop natin si customer, alam natin yung mga sasabihin natin. So far so good, although pricey talaga siya, pero 100% talaga siya na concentrated yung kanyang oil, kaya tumatagal. Tsaka konting-konti lang na nilalagay din sa water, talagang maamoy, kaya matipid siya. Tsaka tumatagal yung ganyan ng sobrang tagal. Yung kanilang 600 something na oil before, isang buwan yun or lumalagpas pa nga minsan. And yun, habang ginagawa ko itong review na to, ilang araw ko na rin siyang ginagamit. Talagang sulit na sulit naman kasi ang yakas talaga ng buga. May tatlong level din kasi itong humidifier. Yung level 1, mahina, of course. Yung 2, sakto lang. Yung 3, madalas kasi ginagawa ko yung number 3 para malakas talaga yung uso. Para amoy na amoy sa buong kwarto ko yung mist tsaka yung scent niya. Kaya kasarap siya sa pang-amoy habang naglalaro ka, na-relax ka kasi sa naamoy mo.
yung mga unwanted odor na ayaw mong maamoy, nawawala talaga siya. Ayan, kung mapapansin sa video, nilagay ko na yung water tsaka yung scent. And then, meron siyang level indicator ng tubig. Nakikita natin kung gaano kadami yung tubig na nilagay natin or kung paubos na. So yun, inayos ko na siya ng maayos para to make sure na hindi maglilik yung tubig sa pinapatungan natin. Lalo na kapag nasa quarter na natin. Ayan, isasaksak na natin yung machine, yung ating humidifier para matest natin ulit na gumagana siya. Ayan, yun yung power at kapag pinindot mo yung level 1, yan yung ganyang kalakas ng kanyang mist. Saktuhan lang, okay na rin, malakas na rin para sa level 1. Yung level 2 na medyo kumapal na yung kanyang usok. Yan sa ganyang level, kakalat na yung scent, yung amoy sa buong kwarto natin. Hindi ba ang ganda ng ano, ang lakas ng bugo talaga niya. Then kapag level 3, yan na yung talagang hyper na, lakas na, masyado. Talagang sabog-sabog ka talaga kung ano yan. Kung ano man yan, ganyan kalakas nila. Para kang nasa heaven. Ganyan kalakas yung uso. Oh? Yan, yung nasa right side naman na binibinot ko, yan yung timer. Up to 12 hours siya. So siguro kung pupunoy natin siya ng 5 liters, tatagal siya ng 12 hours. Hindi lang ako sure kung nasa level 3, level 2, level 1. Pero to make sure, pwede nyo naman ilagay sa level 2 para talagang masulit nyo na buong 12 hours or more or less 12 hours, talaga siya may mist. Yan guys, yung ating unboxing and review sa ating humidifier na Xiaomi Derma F600. Kaya please lang po kung kayo po ay nag-enjoy sa panonood nito, please do thumbs up sa ating video. And please do subscribe Arnel TV para pa sa iba pang mga videos and unboxing and review natin. Reaction sa mga susunod pa. Yan. Thank you guys and God bless. Sana ma-enjoy nyo itong video.